Magandang araw sa lahat. Ako po si Jumer Marcaida, 28 taong gulang, isang golden parauma. Buhat sa isang pamilyang mag-asaka ng bansang Pilipinas, kontinente ng Asia. Minsan naligaw ng landas sa dahilang hindi wari ang asenso sa pagsasaka. Nag-aral, nagtapos sa kursong Industrial Technology. Taong 2012, naging manggagawa sa construction. Isang electrician, dinakita ang sarili. Nag-aral ng metodolohiya sa pagtuturo, naging guro taong 2015. Dahil sa pangangailangan ng pera para makatulong sa pamilya, bumalik sa pangangamuhan sa kumpanya. Naging supervisor sa pagawaan ng karton taong 2016. Pero para bang may tumatawag sa akin pabalik sa probinsya. Hindi lang dahil sa di ako masaya sa aking ginagawa bilang isang empleyado at tila ba sa sarili ay may kulang. Yung pakiramdam na nagtapos ng koleyo para alipinin ng pagiging empleyado. 2017, nagbitiw ako. Umuwi ako at inanap ang sarili sa aming bayan. Sa pagbalik ay tumulong sa pag-asaka ng pamilya. Muling nangarap para sa pagpaunlad ng pagsasaka. Nagbenta ng kung ano-ano para maipagawa ang simpleng kamalig sa bukit. Nasimulan at di natapos. Di pala basta-basta ang pagsasaka nang walang mapagkukunan ng kapital. Negosyo pala ang pagsasaka. Taong 2018, naging miyembro at nakasama sa 11 persona na muling bumuhay na naghihingalong kooperatiba ng magsasaka. Kiniwalaan na maging chairperson kasama ang pinakabatang manager ng co-op at bagong asembliya. Muling binigyang lakas ang kooperatiba. Unang sabak bilang isang leader, ang subukang solusyonan ang problema ng nakaraang administrasyon. Mahirap, lalot salat sa kakayahan at pondo para umusad. Negosyo ang kooperatiba. Naging miyembro ng Pakisama, pambansang kilusan ng mga samahang magsaka. Unang tungkulin ay maging kabahagi sa forum ng pagpapanukalang batas sa Kongreso, ang Magna Carta for Young Farmers. Doon nagsimula na pasidiin ang advokasya bilang isang kabataang magsasaka. Nagsimulang matuto sa iba't ibang pagsasanay sa pagsasaka, pagninegosyo at pamumuno. Muling tumayo ang co-op sa pag-alalay ng Pakisama. Naging aktibo sa partisipasyon sa mga pagsasanay at pagsali sa mga programa ng gobyerno tulad ng mga trade fair, KLMPE, Knowledge Learning Marketing Policy and Engagement at marami pang iba. Nanumbalik ang sigla ng kooperatiba, kasabay ang pagiging empower ko na leader magsasaka. Isang malaking pasasalamat sa kooperasyon ng mga kasapi, maging ang aking pamilya ay naging kasapi at na-empower bilang isang pamilyang magsasaka. Ang dating ipinamimigay na gulay, ngayon ay nailalako na at napipera na. Mas may lakas na sumubok ng ibang pananim, di tulad dati ng napagpapalay lang at pagniniyog. Ngayon ay nakapagtanim at benta na rin ng mga gulay. Buo na ang kamalig sa bukid at nakabitan na ng kuryente. Hindi ito dahil sa ako ay leader, kundi nagkaroon ng kooperasyon maging sa aming pamilya. Nakita ng aking pamilya ang halaga ng pagsasaka bilang kabuhayan, hindi isang hanap buhay. Ang aking buhay ay halimbawa ng isang kabataan na sa unay ayaw sa pagsasaka, ngunit may prinsipyong palaguin ang sariling kaisipan at pagkatao at magkaroon ng kahulugan sa buhay, kaya't sumubok sa pagsasaka. At sa suporta ng mga institusyon ay ngayoy nagagawang palaguin ang pagsasaka. Sa mga nakalipas na araw, lubos ang pasasalamat ko sa mga punong abala o organizers at partners sa matagumpay na pagtitipon na ito. Muli nating pinarangalan at kinilala ang mga pamilyang magsasaka sa Asia na sa kabila ng mga hamon na dulot ng pandemya, patuloy pa rin na nagbibigay ng pagkain sa ating mga hapag. Sa kapwa ko, food heroes, maraming salamat po. Napalalim din ang kaalaman naming mga kabataang magsaka sa mga kalagayan at mga advokasiyang sinusulong sa pagbabahagi ng bawat bansa. Mas nanaig ang pagkakapareho natin sa laban sa access at kontrol sa lupa, pagsulong sa sustainableng pagsasaka, access sa merkado at pagsiguro sa mga susunod na henerasyon ng mga kabataang magsasaka. Binibigyang diin ang pangangailangan ng bayanihan
para maisulong ang kapakanan ng pamilyang magsasaka. Saan na tayo tutungo pagkatapos nito? Simula pa lang ng kolektibong pagkilos at pagtugon sa mga karapatan at pangailangan ng pamilyang magsasaka. Sa mga organisasyon, institusyon at development partners na walang sawang nagsusulong at tumutulong sa mga sektor, taos-puso po kaming nagpapasalamat. Magtulungan tayo upang patuloy isulong ang laban ng mga magsasaka, mangingisda, katutubo, kabataan at kababaihan sa kanayunan. Ang laban ng isa ay laban nating lahat. Sa kapwa ko, kabataang magsasaka sa Asia, palakasin natin ang boses sa paglaban at pagsulong sa ating mga karapatan at ng ibang sektor. Sa AFA, Asian Farmers Association for Sustainable Rural Development, mayroon kaming mga National Young Farmers Committee at Regional Young Farmers Committee. Ipakita natin na may magagawa tayo at kaya natin sa kabila ng mga balakid at pandemya. Organisahin at palakasin ang hanay. Isulong natin ang karapatan sa lupa ng pamilyang magsasaka. Isulong at buhayin ang sustainableng pagsasaka. At planuhin paano natin maiaangat ang mga produkto sa merkado. Paano papatingkarin ang mga lokal na produkto ng mga magsasaka. Sa panahon na nasa kalagitnaan tayo ng pandemya, mas nakita natin ang kalagahan at kakayanan ng mga pamilyang magsasaka para masiguro ang seguridad sa pagkain at nutrisyon. Tayo po ay bayani ng buhay. Sama-sama po tayong kumilos. Palagi nating tatandaan na wala dapat na iiwan sa pag-unlad o no one should be left behind. Patuloy nating ipanawagan na no farmer, no food, no future. Maraming salamat po. Diyos mabalos. Mabuhay kayong lahat. Mabuhay ang pamilyang magsasaka. Mabuhay ang pamilyang magsasaka.